Now, let's proceed to rational inequality. So, last time, yung lesson natin is about rational equation. So, this time, we will move on to our new lesson, which is the rational inequalities. So, let's begin. So, study natin yung table. So, ito yung difference between rational equation, rational inequality, and rational function. So, ito yung mga examples nila. Okay, so pag rational equation, padaliin natin, may equal sign lang yan. Pag rational inequality, syempre may inequality symbol. Now, kapag rational function, pag sinabi natin function, meron siyang f of x equals to something, and yung f of x na yun must be also equals to our y. So, in this case, pag rational equation ang tinutukoy natin, ang makukuha nating sagot dito is just finite number. Or simply, pwede tayong makakuha ng isang sagot. Pwedeng isa lang yung value ng x, pwedeng dalawa lang yung value ng x, pwedeng tatlo yung pwedeng maging value ng variable x natin, and so on. Actually, pwedeng ang wala. So, minsan, no real solution ang nangyayari sa atin. Okay? So, possible yung mangyari. Now, sa rational inequality, iba naman yung sistema. So, kung ito ay finite, ito naman ay infinite number of solution. Kaya hindi natin siya mailista. Hindi kagaya nitong equation. So, dito, gagamit na tayo ng ibang way paano isulat yung ating answer. Okay? While yung rational function, this is just the relationship between x and y or between two or more variables. Okay? Ano pwede natin gawin sa kanya? Pwede lang natin siyang i-graph or pwede natin siyang ilagay sa table of values. Okay? So, again, hindi natin concern ang rational function this time. So, ang kailangan lang natin is yung rational inequality itong nasa gitna. Kung saan meron tayong infinite number of solutions. So, in solving rational inequalities, we need to review our knowledge in interval and set notation. So, saan topic to? Nung kayo ay nasa grade 7, so set notation. This is very important in writing our answers. Since siya nga ay infinite number, so na siya pwedeng ilista isa-isa, so gagamit na tayo ng mga notations. Okay, so simulan natin. Interval and set notation. We have the interval notation, we have the set notation, and we have the graph. So, ito yung mga example niya. Here we go. Now, before tayo mag-start, bago natin siya isa-isahin, din muna tayo sa mga symbol and mga nakikita natin dito sa graph. So, ano-ano ba yung mga ibig sabihin muna niyang mga yan bago tayo mag-start diving in this table. Okay? So, una, dito tayo sa graph. Ano yung sabihin ng bilog na unshaded? So, kapag nakita tayo ng ganyan, ang ibig sabihin niyan, yung number na yun, nasa ilalim na yun, is not included or not counted. So, hindi siya kasama sa ating solution. Okay, so usually, kapag not counted, ginagamitan natin siya ng inequality symbol like less than or greater than. Okay? Next, kapag naman shaded, ito ay example number 2. Ito ay included or counted. So, usually, makikita natin to kapag yung ating inequality symbol ay merong equal sign. Pwedeng less than or equal or greater than or equal. Okay? Next. Yung parenthesis sa kabila, sa interval notation. Para saan yung parenthesis na yan? Pag pakita tayo ng parenthesis, ang ibig sabihin nun is not included. O kapag meron tayong unshaded, ang kapalit niya dito sa interval notation ay parenthesis. Okay? Pag bracket naman is counted or included. So, kaya yung A ay naka-bracket kasi ito ay included. Okay? So, dito yung B, ito ay counted. Okay? So, since ito ay shaded, so ito ay less than or equal. Okay? So, merong equal. Now, may question, sir, bakit yung infinities po ay not counted? So, diba dapat po counted yan? Okay, ba't nga ba natin kinakount yung mga infinities, like yung negative and positive infinities na yan? Kasi ang reason ay yung infinity is not a number. Infinity is just an idea of a large number. So, idea lang naman siya. So, kaya yung infinity na yon is hindi number. So, hindi siya number, kaya not counted pa rin siya. Naintindihan? So, yung infinity is not a number. Ito ay idea ng large number. So, yung negative infinity is idea ng smaller number.
So let's continue. Paano nga ba natin babasahin tong set notations natin? Okay. So ako kasi personally, tingnan nyo itong mabuti, A is less than X. So sa akin kasi personally, yung ginagawa ko, una kong binabasa yung variable na tinutukoy natin. Kung ito ay X, unahin ko yung X. Okay? Pwede siyang basahin na ganito. So X, tapos may pababang linya, X is greater than A. So tanda ang mabuti, yung A less than X is the same thing as X is greater than A. Nakuha? So we have this guy. Paano siya ngayon babasahin? So yung unang part, babasahin natin siya as the set of all elements of X. Kung anong klaseng variable yung nandito. So kung ito ay Z, or kung ito ay B, kung ito ay M, so the set of all elements of M. Kung ito ay Y, the set of elements of Y. Next, yung line na to, ang babasahin natin siya as such that. So, the set of all elements of X such that, and then yung condition. So, X is greater than A. So, ganun na siya babasahin. So, example, the set of all elements of X such that X is less than B. Okay, ito naman, X is less than or equal to B. Nakuha? So, let's move on. We have the compound inequalities. So, we have the interval, the set notation, and the graph. Punahin natin yung graph. So, let's have A and B, points A and B. So, in general, so let's say A is not counted and B is counted. And yung solutions natin ay yung nandun sa pagitan nila. Pag nasa pagitan sila, so ito yung ating kailangan gawin. So, A, sa interval notation, A is not counted, so ito ay parenthesis. Yung B is counted, kaya ito ay bracket. Kaya from A to B, A is not counted and B is counted. So, ganun lang siya kasimple. Now, sa set notation tayo medyo matatagalan. Kasi hihimay-himayin pa natin to. So, yung lahat ng values ng X, ito yung dark line. So, yung dark line ay mas nasa kanan nung A. So, we can say that X or lahat ng values ng X ay greater than A. Pero sa kabila, ito ay nasa kaliwa ng B. So, sa kabilang side, X is less than or equal to B. Bakit may equal? Kasi counted siya. Now, paano siya magiging compound? Ito, ipiplip natin. So, ulitin ko lang, yung X is greater than A is the same thing as A is less than X. Now, yung X magkatabi na, nasa iisang position na siya, pwede siya siyang pagsamahin or gawing isa lang. Like this. Ang tanong na lang ngayon, sir, paano natin siya babasahin? So, ang gagawin natin, punta sa gitna, papuntang kaliwa, and then papuntang kanan. Gitna, kaliwa, kanan. So, we have X is greater than A and less than or equal to B. Okay? So, we have gitna, X is greater than A and X is less than or equal to B. So, ganito siya babasahin. Now, so set notation, so madali na lang ito sa set notation, ba? So, lagay natin, by the way, yung scenario na to, kapag sila ay nasa gitna nila, yung dalawang numbers, yung ating solution, gagamit tayo ng AND. Okay, so nung grade 7, ang tawag yan is the intersection. So, yung ating set notation must be the set of all elements of X such that X is greater than A, and X is less than or equal to B. And we're done. Let's have another example. We have A and B. This time, hindi sila nasa gitna ng dalawang numbers at yung solutions natin ay opposite direction. So, A and B is counted. Unahin natin yung interval notation. So, itong part na to. So, ito ay papuntang negative infinity hanggang A at yung A is counted. So, magiging negative infinity, palaging parenthesis, and A is counted. So, bracket yan. Ito namang solution sa kabila. So, from B to positive infinity, yung B is counted and positive infinity is not counted. So, B is counted, positive infinity is not counted. Now, paano din pagsasamahin yung solutions natin na to? So, gagamit tayo ng isang symbol
na ang tawag is union. So, ano yung symbol na yan? Pa-letter U lang yan. And, lagyan natin siya. So, negative infinity up to A, counted. Union, counted natin yung B up to positive infinity. And, we're done. So, pag magkahiwalay, gagamit tayo ng union. So, kanina, example natin, gagamit tayo ng word na and. Dito naman, sa scenario, gagamit tayo ng word na or. So, mamaya, makikita natin yung or dyan. Okay? So, sulat natin yung set notations natin. We have x. Itong part na to, x is less than or equal to a kasi ito ay shaded. Less than or equal to a. Sa kabila naman, x is greater than or equal to b kasi nasa kanan siya. Okay? Next, i-flip natin. So, pag pinilip natin, kung nasaan yung bukan ng ating inequality, nandun pa rin naman siya. So, we have a is greater than or equal to x. Na magkasama na yung x, nasa isang position na siya, pwede siyang i-combine. So, we have set of all elements of x such that, paano yung babasahin to? Punta sa gitna, x is less than or equal to a or greater than or equal to b. Okay, punta sa gitna, kaliwa, and then kanan. And we're done. So again, itong scenario, kapag magkasalungat, or ito kailangan yung tandaan, pag gumamit kayo ng union, gagamit kayo ng word na or. Pag hindi kayo gumamit ng union, end lang siya. So, yun yung ating pinaka-pattern. Doon ko din yung tinitingnan. So, let's have an example. So, determine the interval notation, set notation, and graph of each inequality. So, number one, x is greater than or equal to negative 5. Unahin natin yung graph para mas madali. So, gawa tayo ng negative 5. Ano ba siya? Shaded or not? So, ito ay shaded kasi may equal sign. Next, ang tanong, kaliwa or kanan? Greater than? So, papuntahin sa kanan. So, mas malaki daw sa negative 5. So, tayo sa kanan. Next, interval notation. So, from negative 5 up to positive infinity. Negative 5 is bracket and then parenthesis yung infinity. And then, we're done. Next, set notation. Madali na yung set notation, diba? So, set of elements of x such that sulat na lang natin yung answer na to. So, we have the set of all elements of x such that x is greater than or equal to negative 5 and we're done. Sample number 2. X is less than negative 2. So, gawa tayo ng graph. Number line. So, negative 2. Shaded or not shaded. So, ito ay very good, not shaded kasi wala namang equal sign. Next, kaliwa or kanan? So, x is less than negative 2. So, mas mababa sa negative 2. So, ito papunta na kaliwa. Next, interval notation. So, from negative infinity hanggang negative 2. So, ito ay not counted. Ang reason, kasi ito ay unshaded. Nakuha? Next, set notation. So, sulat lang natin to. All elements of x such that x is less than negative 2. And we're done. Last number. So, we have x is greater than 5 and less than or equal to 10. Oh, let's see. Let's have the graph. So, we have 5 ang una bago 10. So, mas maliit yung 5 kesa 10. Now, yung 5 sa taas ng 5, ito ay unshaded. Yung 10 naman ay shaded kasi counted siya. Yung solutions natin, x is greater than 5. So, ito ay nandito sa kanan pero hindi lalagpas ng 10. Okay. Now, interval notation, from 5 to 10, yung 5 ay parenthesis, yung 10 ay bracket. We're done. Set notation, lagyan lang natin ng such that, no? So, the set of elements of x, such that, copyin na lang natin to, x is greater than 5, and less than or equal to 10. And we're done. So, I hope you enjoy learning new things.